Hello guys, welcome back to my channel. Pag-uusapan natin ngayon is about wiring diagram, electric chain hoist, electric trolley, single speed. Ang mga ganitong electric chain hoist ay usually ginagamit ito sa mga planta rin, malalaking shop. At sa barko ginagamit dito. Sa mga building, usually ay ilang gumagamit din ito. So sa mga hindi pa naka-encounter nito, sana matutunan nyo, may makukuha kayong idea. At sa mga naka-encounter na, sana mas makapagbigay pa ako sa inyo ng karagdagang idea. So discuss muna natin yung bawat component, bawat parts. So ito yung supply niya, line 1, line 2, line 3. May KM3 contactor, which is ito yung contactor ng pinaka-source contactor niya para dun sa dalawang motor, sa lifting at sa hoisting. And then KM1 contactor para sa up, and then KM2 contactor for down pag binaba mo yung hoisting. Hoisting rope, up, down. And then mayroon siyang transformer, step down transformer from 200 volt or 600 volt, step down to 24 volt. Kung ano siya, pwede mo siya, kung 200 volt ang gamitin mo na input, ang magiging step down niya is 24 volt. Ito 600 volt, step down niya is 36 volt. Tapos mayroon siyang bago pupunta ng controls, ng control circuit, mayroon siyang anti-phase protector. Itong anti-phase protector, ito yung nag-monitor ng supply, ng power supply. Kaya makita nyo, yung dalawang yung ABC na connect sa line 1, line 2, line 3. So, naka-parallel dito yan sa lifting motor. Nakaparallel din sa lifting motor. So both minomonitor niya ang lifting motor at supply din ng trolley motor. Minomonitor niya yung dapat tama yung pacing. Minomonitor niya yung pagka nawala ng supply o nag single phase. Yan ang mga minomonitor niya. At the same time, minomonitor din niya yung output ng transformer, yung magiging supply ng control circuit. So talaga pinadaan ng anti-phase protector. Yan, ito yung control circuit. SB1, itong mga SB, mga push button. Itong SB1, ito yung start push button. KM3, contactor. Ito mga KM3, KM2, KM4, KM5, contactor yan. SB2. Ito yung KM1. SB2, ito yung push button ng up o lifting sa lifting motor. Hoisting up. SB3, ito yung hoisting down sa lifting motor. SB4, ito yung push button ng left sa trolley motor, left or forward, depende sa design ng pagkakadesign ng hoisting hoisting and trolley, depende sa pagkakadesign ng kung paabanti siya or pa left and right side yung magiging takbo ng trolley motor. And then dito SB5, push button ng yun nga, kung abante siya, yung KM5 is yung push button ng patras. Eh kung ito yung right, left side, ito yung papunta namang right side. So, yun nga, KM1, contactor ng hoisting up, KM2, contactor ng hoisting down, KM4, contactor ng forward ng trolley motor, KM5, contactor ng
backward trolling motor. Ito siya. Ito yung mga LS. Limit switch. Ito yung mga may dalawang limit switch dito. May i-discuss natin yan. Kung ano yung mga limit switch na yun. Emergency stop. ES emergency stop. Ito emergency stop. Yan nga yung mga SB. Mga push button. Ito lahat ng SB na yun. Yung limang yan. Push button yan. Tapos KM. Mga contactor. AC contactor. Kaya AC contactor kasi yung output ng transformer mo is AC. So, ganito may operation yan. Una-una, hindi kayo makapag-gamit ng lifting, hoisting, lowering, and din sa trolley motor. Unless kung hindi nyo i-press tong SB1 push button. Kasi ito yung SB1 na push button, ito yung KM3. Ito yung pinaka-source. Contactor ng pinaka-source. Kung hindi nyo parang ano to, na on button to, na pag dito na press, dito nyo tumapress, walang supply yung lifting motor nyo, at the same time, walang supply yung trolley motor nyo. Kasi naka-open pa tong KM3 na contactor. So, dapat i-on nyo muna yung push button, on push button, para magkaroon ng supply yung trolley motor nyo, at saka lifting motor. So, example, na-press yun na yung SB1, so may supply na. May supply na mapunta sa motor nyo. So, dito. Pagka-press mo ng SB2, at yung continuous current rito, mag-activate yung KM1. KM1, ito yung app. A hosting app. So, mag-activate yung hosting app mo. So, habang nag-hoisting yung motor nyo, yung lifting motor nyo, before darating doon sa pinaka-kwan, mayroon yung limit switch. Ngayon, pag na-hit nyo yung limit switch, mag-open to. So, papara yung hoisting up. Papara tong KM1, which is yung hoisting up contactor nyo, papara. Kasi, for safety, hindi niya sasagat, hindi sasalpok sa taas yan. Kaya nilalagyan ng switch ang hoisting up. So, ganun din sa SB3, yung hoisting down. Itiritso yung kuryente rito. Pagka-press mo ng hoisting down, KM2, ito yung contactor ng hoisting down. So, nag-hoisting down siya, bababay yung hoist, yung rope. At for safety, meron din siyang limit switch para hindi masagad, hindi mapagtos yung rope nyo. Nilalagyan ng limit switch yan para hindi maubos yung rolyo ng rope na para sa doon sa hoisting down. Hindi mapaltos. Yeah, for safety, nilalagyan ng mga limit switch yan. Hoisting down, saka hoisting up, saka hoisting down. So, dito naman sa SB4, ito yung start button ng KM4. Pag-press mo pa start mo, diretso yung orienter ito. KM4. So, ito naman yung forward ng trolley motor nyo. Puntang forward. So, mag-activate yung forward nyo. And then, pagka-press yun ng SB5, mag-activate yung KM5 na contactor. Ito naman yung contactor para dun sa backward trolley motor nyo. So, itong mga interlocking na to, ang purpose na ito, sample dito, SB2, normally close contact ng KM2 ang ginamit dito para hindi siya mapagsabay yung ano, hindi mapagsabay yung operation ng hoisting tsaka lowering. So, pagka SB2 hoisting, so, close, ibig sabihin, hindi naka-operate yung hoisting down nyo. So, free kayo mag-hoisting up. Ganoon din sa hoisting down, may normally close contact ng KM1, ibig sabihin yung hoisting up nyo, yung KM1 is hindi naka-energize, so free din kayo mag-hoisting down. Ganon din sa SB4, may KM5 na normally close para pag forward nyo, hindi naka-energize yung trolley backward nyo. Sabihin na safety kayo mag-trolley forward. Kapag hindi mapagsabay yan, kaya ito yung
purpose ng mga interlocking at ganoon din sa trolley backward. Hindi ka makapag-trolley backward kung naka-energize yung trolley forward mo. So, for indication na hindi naka-energize yung trolley forward mo, naka-normally close yung KM4 ng contact mo, makapag-operate ka ng trolley backward. So, interlocking lang pala, hindi magkasalabat-salabat yung operation. Meron siyang organized bali. Naka-organize siya bali. Hindi sila pwedeng magsabay due to this mga interlocking contacts natin. So, ganun lang naman yung operation niya. Lifting motor, trolley motor. Ito, may mga legion naman dito. Pwede niyong kopyahin to kung mag-i-install kayo ng ganitong hoisting motor and electric trolley. So, single speed lang kasi wala namang ano to. Kasi nasabing single speed. Meron kasing ibang mga motor na meron siyang high speed, lower speed, high speed. Pwede mo siyang i-lower speed, pwede mo siyang high speed. Ito, single speed lang. So, given na yung speed niya, hindi na pwede magbago. Constant, kumbaga, yung speed niya. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo. So, thank you for watching. And kung gusto nyo, please subscribe my small channel. And hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video na which is makuhanan nyo ng aral, makuhanan nyo ng idea. So, pwede nyo i-hit ang notification bell. So, thank you for watching. Bye-bye!